Problemado ang ilang Meralco customer sa kung saan kukuha ng pambayad sa kanilang bill ngayong Hulyo. Biglang sipa kasi ito dahil sa mahigit 2 pisong taas singil, nakatutok si Maki Pulido. Lahat na ng pwedeng tipirin sa paggamit ng kuryente, ginawa na ni na Alona. Ang dating nasasala namin, ang electric pa namin, 2. Ngayon, 1 na lang yung ginagamit namin. Papatay na lang agad namin pagka wala yung tao. Hindi na kami nagbubukas ng kahit sa gabi nga. Dahil dito, mula 392 kilowatt hour na konsumo, bumaba ito sa 347. Pero laking gulat daw ni na Alona na pagdating ng kanilang Meralco bill ngayong Hulyo, mas mataas pa rin ng 345 pesos ang kanilang babayaran. Ngayong buwan, may 2 pesos and 15 centavos na taas singil ang Meralco. 11 pesos and 60 centavos per kilowatt hour ang kalalabasang electricity rate niyan para sa kumokonsumo ng 200 kilowatt hour. Problemado rin daw si Lola Clarita kung paano babayaran ang Meralco bill na umabot sa higit 6,000 piso. Kapos na kasi ang pera dahil kailangan ding bumili ng maintenance medicine nilang mag-asawa. Ang hirap talaga, ma'am, sa totoo lang. Minsan nga yung bigas pa namin, kung ano-ano na lang ginagawa namin para lang makasurvive. Kahit ano pang gawing pagtitipid, mataas pa rin ang babayaran, sabi ng Power for People Coalition. Kung titignan ang inyong electric bill, 40 to 50% ng babayaran ay generation charge. Ito yung pinambili ng mga power generators ng isusupply nilang kuryente na pinasan nating mga consumer. Higit sa kalahati ng kuryente ng Pilipinas galing sa coal-powered plants. At nang sumipa ang presyo nito sa world market, consumers ang nagbayad. Nang magkulang pa ang kuryente dahil sa pagkasira ng ilang coal plants nung kasagsagan ng tag-init, sumipa ang bentahan sa spot market, kaya't mataas ang binabayaran natin ngayong generation charge. Hindi tayo ang may kasalanan doon sa forced outages, mga korporasyon, mga may-ari ng mga coal plants, pero tayo ang pumapasan ng epekto. Sabi ng Power for People Coalition, huwag naman kasi dapat ipasa lahat sa consumer. Dapat daw may straight pricing contract kung saan nakasaad na kung magkano ang bentahan. At kung biglang magmahal ito, dapat sagot ng negosyante. Kung ano yung inilagay mo sa kontrata na presyo ng kuryente, yun lang dapat. Wala ka nang ipapasa na iba pa. Kasi ang nangyayari, tinatago nila yung real cost na nakadepende kung paano nila inaangkat, magkano nila inaangkat ang mga sources ng electricity. Sabi ng Energy Regulatory Commission, pinapayagan ang pass-through mechanism sa fuel cost dahil binibili lang din ng power generators ang fuel sa world market. Bihira raw ang straight pricing o fixed contract. Pero binabantayan naman daw nila kung ano lang ang pwedeng ipasa sa consumers. Sa inisyal naman na datos ng Philippine Rural Electric Cooperative, 2 to 3 pesos per kilowatt hour ang taas singil sa ilang probinsya. Sa Region 1, 2, 6 at 7, ikakarga na ang generation charge na naka-installment hanggang Setyembre. For the month of July po, babalik na po tayo doon sa rate natin, tapos idadagdag po natin yung hindi po natin nakolekta noong June. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.